I am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, tatlong beses nang naglandfall ang Typhoon Jolina. Una itong tumama sa Hernani, Eastern Samar, bandang alas 10 kagabi. Sunod itong naglandfall sa Daram, Samar, kanina pong alas 2 ng madaling araw. At pangatlo, sa Santo Niño, Samar, kaninang 3:40 a.m. Nakataas po ang signal number 3 sa eastern portion ng Masbate kasama ang Tikaw Island. Sa Visayas, signal number 3 din sa extreme western portion ng Northern Samar, northern portion ng Biliran at northern at central portions ng Samar. Signal number 2 naman sa Albay, Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masbate, kabilang po ang Burias Island, western at southern portions ng Camarines Sur, eastern portion ng Marinduque, southeastern portion ng Quezon, at eastern portion ng Romblon. Signal number 2 din sa nalalabing bahagi ng Biliran, western portion of northern Samar, rest of Samar, central at southern portions ng eastern Samar at northern portion ng Leyte. Nakataas naman ang signal number 1 sa Catanduanes, rest of Camarines Sur, Camarines Norte, rest of Quezon, kasama po ang Polillo Islands, Laguna, eastern portion ng Batangas, rest of Marinduque, rest of Romblon, at northern at central portions ng Oriental Mindoro. Signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng northern Samar, rest of eastern Samar, rest of Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Islands, northeastern portion ng Iloilo, at extreme northern portion ng Capiz. Maging I am ready po ang mga residente sa malakas na hanging dala ng Typhoon Jolina. Nakita ang sentro ng mata ng bagyong Jolina sa coastal waters ng Santo Niño, Samar. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 120 kilometers per hour at may bugsong nasa 180 kilometers per hour. At kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Tingnan natin ang magiging pagkilos ng bagyo in the next 4 days. Generally, sa ating forecast track, pakanduran, hilagang kanduran ang magiging pagkilos nitong si Jolina. Dadaan po ito sa maraming isla dito sa may southern Luzon at dadaan sa mainland Luzon. Dahil po sa land interaction ng bagyo ay patuloy nahihina ito si Jolina at madadowngrade into severe tropical storm at possible habang nasa gitna po ng central Luzon ay nasa tropical storm intensity lamang ito. Saka po siya lalabas ng West Philippine Sea kung saan siya muling lalakas dahil nasa gitna ng karagatan, may pagkukunan ng enerhiya. Posibleng makalabas po ng PAR si Jolina by Friday morning. Samantala, meron pa tayong isang binabantayang bagyo sa labas ng PAR. Mas palapit na siya sa eastern boundary ng ating area of monitoring. Kanina pong alas 4 ng umaga, ito ay nasa layong 1,685 kilometers silangan ng Central Luzon. Inaasahang papasok po itong bagyo sa PAR bilang isang severe tropical storm bukas ng umaga, Miyerkules po yan, at bibigyan ng local name na Kiko. Dahil mananatili itong bagyo sa gitna ng karagatan, lalakas pa ito into severe tropical storm at typhoon intensity. At sa kasalukuyan, mababa ang tsansa na ang bagyong ito ay tumama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng bansa. Pero dahil sa kanyang paglapit sa may Batanes area, posibleng magtaas po doon ng tropical cyclone wind signal.